pag-aral pa. Sarap ito pa akin, no? Patigin mo nga! Grabe! Ay, parang may ano eh. May twist. Sarap. Iba eh. Iba eh, grabe. World class. Eh, gabi naman parang nakakaib. Parang iba yung feeling. Uy, wait lang, ama, inuubos mo na eh. Akin to eh. Ano inuubos eh? Tingnan ko lang eh. Ano? Sige! Ano? Sige! Ano? Ano? Uy, kayong dalawa? Ano ba? Sinabi nang tumigil eh! Ano ba yan? Kala ko naman kung sino matapang, paaway-away pa kayong dalawa dahil dyan sa Graham na yan. Takot naman pala kayo sa dilim. Hindi, ano lang ano, sparring, ano. Matay kasi ilaw, nag-workout lang kami. Ano, no? Alam ko na, may art project ako para dyan sa bumbilya natin. Pero kakailanganin ko yung mga kutsara niyo. Hoy! Bawal. Bakit eh? Plastics po naman yan, pwede naman yung i-recycle. Hindi, hindi pwede. Hindi pwede kasi bawal. Bakit nga bawal? Bawal eh. Bawal! Hindi pa kami tapos kumain. Sarap! Paano ba yan, guys? Una na ako, ha? Masarap nga itong mango float. Bye, guys! Oh! Nandiyan na pala kayo, mga classmates! Ready na ba kayo sa ating ma-arty project for today? Ito ay ang pineapple spoon lamp. Narito ang mga materials na kakailanganin natin. Plastic spoons, 2 liters empty plastic bottle, light bulb at receptacle, cable wires at nail plug, yellow acrylic paint at brush, green colored paper, string, dyaryo, glue gun at glue sticks, gunting at cutter, plies at screwdriver. Magpipintura tayo sa first step. So, ilatag muna natin yung dyaryo para hindi maging messy yung place natin. Gamit ang pintura, kulayan ang head part ng plastic spoon. Head part lang ang kailangang lagyan ng paint dahil hindi natin gagamitin ng handle nito. Ang spoon o kutsara ay ginagamit na ng tao mula pa noong panahong Paleolitiko. Ito ay gawa sa pinagdugtong na shell at kahoy o buto ng hayop. Noong 1st century AD, ang Romans ay gumawa ng dalawang uri ng kutsara. Ang una ay tinatawag na ligula. Ito ay may hugis na pointed oblong at may decorative handle. Ito ay ginagamit sa pagkain ng mga soup at soft food. Ang pangalawa naman ay tinatawag na cochlear. Ito ay may maliit at bilog na spoon at may slender at pointed handle na ginagamit naman sa pagkain ng mga shellfish at itlog. Ang world's largest spoon ay makikita sa Romania at ito ay ginawa ng Central Cultural Museum. Amazing, 'di ba? Ayan. Dahil tuyo na ang pintura, gamit ang plies, putulin naman ang handle ng mga plastic spoon. Next, gamit ang cutter at gunting, putulin ang plastic bottle base sa haba ng lamp na gusto nyo. Itong bottom part ang kailangan natin, so itatabi na natin itong itaas na part. Then gamit ang cutter, butasin naman ang ilalim na part ng bottle. Itong butas na ito ang lalagyan ng string para pwede natin itong isabit. At the same time, ito rin ang magiging daanan ng wire mula sa loob palabas ng ating lamp. Para
sa next step, gamit ang glue gun, idikit ang plastic spoon sa empty plastic bottle. Magdidikit tayo mula sa bottom part papunta sa itaas. Gumawa lang ng layers ng spoon gaya nito. Next, ipasok ang string sa butas na ginawa natin kanina. Then, sukatin ang string depende sa haba ng pansabit na gusto ninyo. Next, para magmukha talagang pineapple yung lamp natin, gumupit ng hugis dahon sa green colored paper gaya nito. Make sure na yung dahon na gagawin nyo ay katulad din ng dahon ng pinya na patusok. Para sa next step, pagdudugtungin natin ang wire, male plug at receptacle. Para magawa yan, ipasok muna ang wire sa loob ng lamp para yung ilaw ay nasa loob mismo ng plastic bottle. Putulin ang cable gamit ang pliers. Remember classmates na gentle dapat yung pagka-cut para maiwan yung copper wire sa loob. Next, ikabit ang wire sa male plug gaya nito. Then, ikabit ang wire sa loob ng receptacle gaya nito. Next, gamit ang glue gun, idikit ang dahon sa itaas na part ng ating lamp. Para sa final step, ilagay ang ilaw sa loob ng pineapple lamp. Tara! Tapos na ang Maarte project natin for today. Till next Maarte project, mga classmates! Classroom! Sige lang aral pa!